Magandang hapon po mga kaibigan. Welcome po ulit sa akin channel. Ito po ulit si Manggoryo, ang inyo pong lingkod. Sana po yung mga video ko makatulong. Kung hindi man makatulong, at least makagulo mo lang sa isipan nyo. Ito na po yung ano, natapos ko na yung paggawa ng balag dito sa aking upo. Tapos yun sa sampalaya. Gagawin po natin ngayon, mag-aabono po tayo. Tapos maglilinis. Ito po yung sa sampalaya. Lilinisin po natin yung, pag nakita nyo na pong, pag umabot na po ang upo nyo dito sa balag, yan, nakaabot sa balag, kailangan nyo na po maglinis sa baba. Ito po palang balag. Ang height po nito dapat, sabagi wala naman po itong standard height. Basta importante, kung gano'ng kataas yung nagtanim, dapat ganun din po ka, mas, medyo mataas lang sa kanya ng konti. Para pag pumasok ka, hindi kayo yuko. Tulad po nito. Yan, hindi tayo yuko. Yan. Hindi tayo yuko pag ganyan. Kasi pag yumuyuko po tayo, masyadong mahirap. Yan, ito na po ang aking upo. Kung mapapansin nyo, yung upo, hindi pantay ang laki. May ito, ang dami naman mas mataas. Gumagapang na sa taas. Meron naman, ito pa lang. Papaakyat pa lang. Yan. Pag ganyan po ang ano, magdadagdag po tayo ng abono. Yung abono hindi po magdadagdag. Mo, triple po, complete. Hindi po tayo magdadagdag ng complete. Ang dadagdagan po natin, magdadagdag tayo ng isang klase ng abono. Yung iba nilalagay po dyan, urea. Complete tapos urea. Ang sa akin po, ang nilalagay ko po dyan, calcium nitrate. Kasi ang urea po kasi medyo maano po talagang gamitin. Ngayon, tanggalin po natin yung mga sangasangang maliliit. Medyo pag nadamihan po yan, talagang masyadong critical po kasi ang ano ng urea. Hindi katulad ng calcium nitrate. Ang paglilinis po niya, pag nakarating na po dito sa balag ang inyong dulo ng ano ng upo, lilinisan po natin 'yan. Tanggalin po natin yung mga yan, yung mga naninilaw-nilaw ng dahon. Kasi hindi naman na healthy 'yan eh. Bakit po natin kailangan tanggalin? Kasi nakakadagdag pa po 'yan sa ano ng halaman. Nakakadagdag pa po 'yan sa palakihin ng halaman. Imbis na mag-focus na siya doon sa taas, dito pa siya sa baba. Kasi kahit po yan medyo nandidilaw na, kumukonsumo pa rin po yan ng ano. Kaya tatanggalin po natin, kasi pabigat na lang po yan sa halaman nyo. Yan. Kasi kailangan din po, bakit po kailangan makataas na yung halaman, yung ating upo. Kasi po kailangan pa din po ng dahon para gumawa siya ng pagkain. Based po sa science, di ba po ba? Nag-aaral tayo. Tatawag na photosynthesis. Kaya kailangan, medyo mataas na yung upo natin. Yung halaman natin bago tayo mag-clearing sa baba. Alisin po natin yung mga, at least makaliman dahon ka po. Pero kung talaga nakikita mong medyo hindi na maganda, tanggalin nyo na talaga yan. At tinatanggal po yan. Yan po yung pag-ano sa maintenance ng mga halaman natin. Hindi lang po tayo basta-basta magtatanim. Magdatanim, magdidilig, mag-aabono. Para din yung puno ng puno po natin medyo mainitan. Yeah. Hindi na rin naman to healthy ganito, ano, malilaw na.
Kaya tinatanggal na po yan. Tapos maglalag, pagkalinis po natin, mag-a-apply po tayo ng abono. Sa ngayon po, medyo malaki na po yan. Hindi na po 5 grams ang ano yan. 10 grams na po yan. 10 grams na po ilalagay natin dyan. Ito po yung sasabi kong ano, insekto. Yan, no. May dala-dala tayong gamot. Ito, ang terimycin. Yan, no. Tirisin po. Yan, no. Terimycin. Yan. Kailangan po natin yan alisin. Kaya kailangan po araw-araw nabibisita po natin yung ating halaman, ng ating tanim. Para kung anong pangangailangan niya. Ang iba po kasi pag nag-aabono, automatic hinahalo na po yung complete tapos urea. Ako po hindi po. Kung ano lang po, pag medyo nakita nakadalawang apply na po kayo ng abono tapos hindi nagbabago, sa kanya po saksakan ng ano, ng panibagong abono. Calcium nitrate po nilalagay. Anong calcium nitrate po? Ano po yan? Nitrogen tapos calcium. Hindi katulad po ng urea. Nitrogen lang po kasi yung laman nun. Kaya pag napadami ka po, imbis na gumanda yung tanim mo, nakakasama pa po tuloy. Clearing po tayo. Gabi na tayo. Mga kaibigan. Pagkatapos po nyo mag-abono, pagaliin nyo po magdidilig. Kung mainit, panahon, yun ang kailangan lunurin. Pag mabasa lang siya, at least yung magdamag niyang ano, matunaw niya po kagad yung abono. Lalo na kung hindi po nag-uulan. Kaya kung nag-uulan naman po eh. Okay naman po eh. Kahit hindi nyo na basa eh. May dalawang uri, tatlong uri po ng pala ng pag-a-apply ng abono. Una po, itong ginagawa ko, punta na tawag na side dressing. Side dress po ang tawag yan. Yan nyo po yung granulized o yung purong abono. Ilalagay nyo po dyan sa may puno ng talo, ay puno ng tanim. Yung isa naman pong pamamaraan, yung tinatawag na drench method. Drenching method po, yung tinatawag na tunaw po na abono yun. Yung po, yung tinunaw pong abono, yung po ay didilig nyo. Ang ano po, ang tawag po niyan, ang ratio po niyan, o ang timpla po ng abono sa tubig, yung isang lata po ng sardinas, yung maliit lang na sardinas, yung isang lata po nun, tutunawin nyo po sa 16 liters na tubig. 16 liters po na tubig. Tapos po, pagka natunaw nyo na sa 16 liters, hindi nyo po ididilig yun ng katulad nito. Hindi po. Yung din pong lata ng sardinas, yun ang takalan nyo. Kada puno, isang takal po nun. Isang takal po ang gagawin nyo. Yun po ang tinatawag na drenching method. Yung pangatlo po, tinatawag na foliar. Foliar. Yun po yung i-spray nyo po yung abono. Papadaanin nyo po yung abono dun sa dahon. Kalimitan po ginagamit ang ano, foliar. Sa ano po yan? Pag yung flowering stage na po siya, yung namumulaklak na po siya, ganito na. Yan. Pag ganyan na po yung ano niyan, ang iba pong mga magsasaka po niyan, ang ginagawa po, pag nag-abono sila sa baba, nag-side dress po sila, mag-spray din po sila ng ano, ng abono sa taas. Yun po ang practice ng iba. Ako kung ano lang, side dress lang ko, side dress lang. Medyo ano po kasi, pag nag-side dress ka po kasi, yung
abono, purong abono ilalagay yung sa puno, medyo mabilis gawin. Hindi po katulad ng drenching method na kailangan nyo po pong ano, kailangan nyo po pong magtunaw, kailangan nyo po pong takal-takalin. Ang ingay po ng kambing ko, naglalandi po kasi. Hindi ka yan sa drenching yan, matagal. Tutunaw ka pa, tapos tatakali mo pa, lata-lata. Kaya ka po ako, kahit medyo ano, drenching, side dress lang po talaga kahit maliit pa. Medyo ginagabi na po tayo. Medyo namumunga na po yung aking tanim. Kaya, kailangan na po ng masusing alaga yan. Medyo may mga bunga na po yan. Ayan, bunga. Ayan po. Bunga-bunga na yan. Dapat po ganito mangyayari sa ano nyo, sa upo nyo. Mula dito sa baba, hanggang dyan, wala ka po makikita sanga dyan. Ayan. Tinatanggal ko po yan. Magkakasanga lang po dapat dito na. Pag nakarating na po siya dito, yan, pabayaan nyo na po siya magsanga. Yan. Para makapag-focus yung, makapag-focus yung sa pamumunga ng maganda. Kasi pag dito pa lang po, dito pa lang po, kasi imagine nyo po yung sanga yan. Imagine nyo yung ilang sanga yan. Siguro almost 15, 20 yan. 20 buko yan. Every buko po yan, nagkaka, ano po yan, natuloy nyo. Nagkaka, sanga. Pag pinabayaan nyo po yan mula dito sa puno, ang dami po niyan. Kaya imbis na humaba po yung tanim nyo, dito po yan, kakapal lang po yan. Kakapal. Kaya hindi nyo masyado magagamit yung taas. Kaya hindi masyadong healthy sa tanim. At least hanggang dito. Yan. Kasi total, tinan nyo po to. Itong sanga niya na tumubo, automatic may bunga po yan, isa. Ito pangalawa. Ayan, ayan, pangalawa. Ayan, pangatlo. May pang-apat pa yan dyan sa dulo. Dire-diretso po yan sa isang sanga. Kaya kung papabungahin nyo po yan dito, sa baba, hindi na po hahaba yan sa taas. Mapipigil niya po yan. Kaya kailangan po natin, tatanggalin po natin mula dito hanggang dito, hanggang sa bago dumating nitong balag. Yan. Yan, nagbubunga na po yan. Yan. Siguro after 15 days, mag-harvest na po tayo yan. May iniwan po talaga ako dyan na hindi ko talaga tinanggalan ng ano, ng sanga. Kasi, wala na po tayong gulay eh. Kahit may pang ulam-ulam man lang po. Yan. Sa ngayon po, ito na lang po muna kasi medyo gumagabi na. Hindi pa po tapos yung aking diligan. Kaya, paalam na po muna sa inyo at sana po suporta nyo yung aking vlog para po pansuporta ko din dito. Sana po makatulong yung mga video ko po sa inyo. Yun lang po, salamat po. Bye-bye. Susunod po ulit na video. Si Manggorio po ulit, signing off. Bye-bye.